ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tadhana ang nagdidikta kung ano ang maaaring mangyari sa atin. Sinasabing para mas maging organisado ang lahat sa buhay ay kailangan ng pagpaplano. Paano kung may mga bagay na mangyayari na hindi kasama sa plano mo pero matagal na palang plinano ng tadhana para sa'yo? Si Matt ay isang responsableng tao. Kahit na anong mangyari ay hindi niya pababayaan ang kanyang pamilya, kaduguman o hindi. Takot siyang makapagpasama ng loob ng iba, lalo na sa mga minamahal niya. Laki sa hirap si Matt, kaya ang utang na loob ay napaka-importante para sa kanya. Pero ano kaya ang gagawin niya kapag naipit siya sa pagitan ng pagmamahal at ng utang na loob? Pakinggan ang mga nangyari sa ating kabarangay na si Matt sa mga bagay na hindi sinasadyang aksidenteng pisikal at emosyonal na naganap sa kanya. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Matthew pero Matt na lamang ang itawag niyo sa akin. Sa kasalukuyan ay 32 years old na. Ang aking pong ilalahad na kwento ay nangyari 6 na taon na ang nakakalipas. 26 na taon po ako noon at taga Mindanao. Noong panahon na yon ay 2 taon na akong nakaka-graduate sa college. Medyo nahirapan po ako makahanap ng trabaho kaya tumutulong ako kinang tatay at nanay sa paggawa ng mga basket. Yun po ang ikinabubuhay namin, Papa Dudut. Doon din po nila kami pinagtapos ng kapatid ko hanggang sa kolehiyo. Si ate nasa ibang bansa na noong panahon na yon, isa siyang caregiver sa Canada. Si ate ang nagpapadala ng pera para din pandagdag sa kinikita namin sa paggawa ng basket. Nahihiya na po ako kay ate at mas nahihiya na ako sa mga magulang ko dahil nga po sa wala pa din akong nagiging trabaho. Kahit na ayaw ko po ay binibigyan pa din ako nila tatay at nanay ng pera. Ayaw nilang magpapigil kaya ang ginagawa ko na lamang po ay iniipon ko ang perang ibinibigay nila. Nang malaki na po ito ay doon na ako nag-decide na magpaalam kina nanay at tatay na luluwas ako ng Maynila para makahanap ng trabaho. Kahit ayaw nila ay napilit ko pa din sila. Alam nila ang nararamdaman ko. Kahit na hindi nila ay pinaparamdam na nagiging palamunin na ako ay nasa utak ko po ang sitwasyon ko. Napakahabang kumbinsihin pero napa-oo ko pa din sila. Sa totoo lang, Papa Dudut, mga senior citizen na sila at ayoko na sana silang iwan pero ayoko naman pong umasa lamang ng umasa at hindi gumawa ng paraan. Dahil nga po sa pagpayag nila ng pilit ay nakaluwas ako ng Maynila. Papa Dudut, wala kaming kamag-anak sa Maynila kaya sa palaran talaga ang pagpunta ko. Una kong plano ay makahanap ng murang kwarto na pwedeng upahan para mapag-iwanan ng gamit ko at may matutulugan sa gabi. Isusunod ko po ay ang paghahanap naman ng trabaho. Habang naghahanap ako ng mga bakanteng kwarto ay hindi ko namalayan na nasa halos pagitna na pala ako ng kalye. Nagmadali akong bumalik sa bangketa dahil sa takot na masagasaan ay naging aligaga naman ako masyado. Natatakot tuloy akong tumawid at hindi talaga ako tatawid hanggang hindi kulay pula ang traffic light. Pero kahit pala maingat ka ay maaari pa din na may mangyari sa'yo. Iho, sorry. Halika, tulungan kita. Aray! Sandali po.
Masakit po yung bewang ko. Ha? Kaya mo bang tumayo? Hindi ko po alam. Masakit po talaga eh. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Okay lang po. Ipwesto nyo na lang po ako dun sa gilid tapos pwede na po kayong umalis. Ay hindi. Dadaling kita sa ospital. Mahirap na. Baka ako ano pa nadali sa'yo. Huwag na po. Nakakahiya naman po. Ikaw ang nasaktan. Ikaw pa ang nahihiya. Ayos lang po ako. Hindi. Hindi ako matatahimik kung hindi ko malalaman kung ano nangyari sa bewag mo. Ayos lang po ba? Abay, oo naman. Siyempre, ayos lang. Iho, ako may kasalanan. Hindi ko rin po nakita yung pagdating nyo eh. Nakatingin po kasi ako dun sa stoplight. Hinihintay ko po na maging pula. Kaya nga, stop na dapat ako. Pero hindi naman ako nakatingin sa ilaw, kaya nagdire-diretso ko. Nahagip tuloy kita. Nakakahiya naman po itong nangyari sa akin. Bakit nakakahiya? Eh, hindi mo naman kasalanan. Salamat po at di nyo ako iniwan. Hindi ko pwedeng takbuhan ang responsibilidad ko. Eh, kaya mo naman tumayo. Tingin ko po medyo. Medyo kaya ko po. Masakit pa pero parang kaya ko na po. Oo, pero huwag mong pilitin kung masakit ha. Tatawag na lang tayo ng ambulansya. Naku, huwag na po. Ang laking abala kung tatawag pa kayo ng ambulansya. Sabihin mo lang kung kaya mo nang tumayo. Pasensya na po, pero pwede po ba ako magpaalalay patayo? Oo naman. Halika na. Kaya ba? Huwag muna kung hindi. Salamat po. Kaya ko po. Medyo sumakit lang. Ayan, nakatayo ka na. Ngayon, kaya mo bang maglakad papunta sa kotse? Kaya naman po, kaso mabagal. Okay lang. Halika, aalalayan kita. Salamat po. Sandali ha, bubuksan ko pinto ng kotse. Salamat po. O ayan, dahan-dahan ang pagpasok at pag-upo. Ayan. Ayos na ba ang posisyon mo? Opo, ayos naman po. Teka, isusuot ko tong seatbelt sa'yo. Ayan. Salamat po. Oh, alis na tayo. Babagalan ko lang para hindi ka matagtag. Sige po. Salamat po uli. Nakakahiya po talaga. Hindi na naman po niyo ako kailangan dalhin sa ospital sa totoo lang. Umaayos naman na po yung pakiramdam ko. Iho, huwag ka nang makulit. May malapit na ospital dito. Siguradong ayos ka lang sa posisyon mo. Wala bang masakit? Yung balakang ko lang po. Nako, baka mapaano ka na niyan. Pasensya na uli. Kalimutan niyo na po yun. Teka, taga saan ka ba at saan ka pupunta? Taga Mindanao po ako. Naghahanap po ako ng room for rent para may matuluyan. Tapos maghahanap na po ako ng trabaho. Trabaho? Anong klase? Kahit ano po, hindi naman po ako maselan. Hayaan mo, magtatanong ako sa mga kakilala ko kung may bakante silang trabaho na pwedeng pasukan. Naku, maraming salamat po. Malaking tulong po sa akin yan. Ay teka, sabi mo naghahanap ka na marerentahan na kwarto? Opo. Kailan ka pa dito? Kanina lang pong umaga. Ha? Kararating mo lang tapos namundol pa kita. Huwag niyo na pong isipin yun. Ano ba itong nagawa ko? Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Napakabait mo naman. Kung magre-reklamo ka sa presinto, maiintindihan ko. Naku, hindi po. Hindi ko po gagawin yun. Napakabait niyo tapos aabalahin ko pa kayo. Ako nga umabalas sa'yo eh. Ayan, malapit na tayo sa ospital. Bigla po kong kinabahan. Bakit? Takot po kasi ako sa injection eh. Itong batang ito, huwag mo isipin yun. Parang kagat lang yun ng langgam. Naku, hindi po ako naniniwala dun. Masakit pa rin po kahit isipin ko na hindi eh. Hayaan mo, hindi ako aalis hanggat hindi ka maayos. O eto, papark na tayo. Papadudot, napakabait ni Mang Norming. Hindi niya ako iniwanan hanggang hindi naaayos ang lahat. Napakarami na naming napag-usapan pero doon pa lamang kami nagkakilala. Siya pala si Mang Norming. 68 years old siya noon, may negosyo siyang tindahan ng bigas na siya ang nagpapatakbo. Dalawa lamang sila ng apo niya na magkasama pero noong panahon na yon ay wala daw ang apo niya.
na nakadestino sa isang probinsya bilang intern na nursing student. 24 years old na daw ito at Macy ang pangalan. Ang mga magulang ay nasa ibang bansa bilang mga nurse din. Matagal nang nasa ibang bansa ang nanay at manugang ni Mang Norming. 5 taon pa lang ang apo niyang si Macy nang makapagtrabaho doon ang mga magulang niya. Kaya halos buong buhay ni Macy ay si Mang Norming ang kasama niya. Sinabi ni Mang Norming sa akin kung gaano niya kamahal at kung gaano niya protektahan si Macy. Dahil medyo natagal lang kami sa ospital, kaya halos lahat na ata ng ginawang pagtatanggol at pagpoprotekta niya kay Macy ay naikwento niya sa akin ni Mang Norming. Wala siyang bukang bibig kundi si Macy, kaya alam ko na kung gaano niya kamahal at kung paano niya proteksyonan ang apo niya. Matt, pasensya ka na at maraming tao sa drugstore. Ayos lang po, nakapagpahinga naman po ako dito sa wheelchair. Kamusta na pakiramdam mo? Ayos na po ako. Sandali. Bakit po? Hindi ka pa ayos. Po? Sinabi ng doktor na baka mahirapan kang gumalaw ng 1 linggo o baka umabot ng buwan. Depende daw. Kaya huwag mo daw pwersahin dahil baka lumala. Po? Ano pong kailangan kong gawin? Kailangan mo lang daw ipahinga. Mag-bedrest ka lang. Huwag piliting lumakad. Pwede ka daw tumayo ng mabilis mula sa kama para lumipat sa wheelchair. Pero wala pa po akong matutuluyan. Huwag mo nang alalahanin yun. Ano pong ibig niyo sabihin na huwag ko nang alalahanin? Doon ka na muna magpalipas sa bahay hanggat hindi ka pa nagiging maayos. Isa pa, kailangan mong bumalik dito makalipas ng 2 linggo. Kailangan kitang samahan dahil ako ang gagastos. Po? O huwag ka na mag-isip. Huwag kang mag-alala. Inaayos ko na ang lahat. Tsaka may wheelchair sa bahay. Ginagamit ko yung pag sumusumpong ang rayuma ko. Eh, pero… Ano pero? Basta sumunod ka na lang sa akin. Total, ako naman na may kasalanan. Ay, sige po, pero sa isa pong kondisyon. Ano yon? Pwede po bang wag nyo nang sisihin ang sarili nyo? Itong batang ito talaga, oh. O siya, kung yan ang makakapagpagaling sa'yo ng mabilis. Salamat po. Kulang pa nga ang gagawin ko para makabawi sa'yo. Oo, ayan na naman po kayo. Ay, oo nga pala. Tara na nga. Isasakay na muna kita sa kotse, tapos isusoli ko tong wheelchair, tapos tuloy na tayo sa bahay. Salamat po ulit sa pagpapatuloy nyo sa akin sa bahay nyo. Siya nga pala, ang kwarto kasi nasa itaas. Siguradong hindi mo kakayanin umakyat, kaya dun ka sa kwarto sa ibaba. Pero nakabukod yun sa bahay. Huwag ka mag-alala, nasa isang bakuran lang yun. Dati ko kasing imbakan yun ng mga bigas. Pero nilipat ko na nung makakita ko ng pwesto sa palengke. Doon ko na inimbak at may taon na lang ako na nagbabantay. Kaya yung nabakanting kwarto sa kabilang bahay, ginawa kong kwarto. Para pag may mga dadalaw, may mapupwestuhan sila. Eh, ikaw pala ang unang gagamit ng kwarto. Naku, nakakahiya naman po pala. Ayan ka na naman sa hiya eh. Kung ikaw may kondisyon, ako din meron. Gusto kong huwag ka nang mahihiya sa akin. Okay, sige po. Good. Oh, ayan na yung kotse. Sandali, buksan ko lang yung pinto ng kotse ha. Oh, aalalayan kita pagsakay sa kotse. Dahan-dahan lang ha. Pagbila ko ng 3. Handa ka na? Opo, handa na. 1, 2, 3. Ayos ka lang? Opo. Wala ba sumakit? Wala naman po. O sandali, ibabalik ko lang tong wheelchair. Wag na po kayong lumayo. Bakit? Ayan po, may iniwan dyan sa shed oh. Baka pwede nyo na pong iwan dyan. Oo nga. Sige, mabilis lang ako. Opo, di po ako aalis dito. Alam mo, nakakatawa yung joke mo. Pero parang ayoko yatang gawing biro ang sitwasyon mo. Sa amin po kasi pag may problema, idinadaan na lang sa tawa. Kung sa bagay. O siya, sandali lang. Pwede na po dyan! Teka, magsi-seatbelt na ako. Ayan. Oh, handa ka na? Opo, nag-seatbelt na nga po ako eh. Very good. Pero hindi rin ako mabilis magpaandar ha. Ewan ko nga kung ano nangyari kanina at nabundol kita. Oo, oh, ayan na naman po tayo. Ay, oo nga. Tara, alis na tayo. Malapit lang naman ang bahay ko dito. Sabihin mo kung sasakit ang likod mo at hihinto tayo.
Sige po, sasabihin ko po agad sa inyo kung sakali. San po pala kayo papunta kanina? Bibilin sana ako ng gamot. Gamot para saan po? Maintenance. Alam mo na, tumatanda na tayo. Mabuti nakabili na kayo. Hindi pa. Po? Oo, hindi pa ako nakabili. Bakit hindi pa po? Eh kailangan muna kitang asikasuhin. Pero hindi po ba binilhan niyo ako ng gamot? Ay, oo nga pala no. Bakit ba hindi pa ako bumili ng gamot ko? Ay, si Mang Norbing oh. Masyado kasi akong naaligaga. Ayun po, may drugstore. Pero baka kailangan mo ng mahiga. Hindi po, ayos lang po ako. Kailangan niyo po yung gamot ninyo. O sige, mabilis lang din naman ako. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako aalis sa kinauupuan ko. Papadudot malaki ang bakura nila, Mang Norbing. Masarap sanang mag-ikot kaso ilimitado lamang ang galaw ko. Pero mas maganda yung kwartong sinasabi ni Mang Norbing, malaki at may sariling banyo. Kung hindi lang po talaga nakakahiya ay tatanungin ko na sana siya kung pwede na doon na ako mangupahan. Kaso ayokong abusuhin ang kabaitan ni Mang Norbing. Kaya ayon, tinulungan niya ako hanggang sa makahiga ng maayos. Iniwan niya akong sandali at nang bumalik ay may dalang tanghalian. Nagdala siya ng marami para masamahan niya ako doon sa pagkain. Para akong yung mayayaman na napapanood ko sa pelikulang may breakfast in bed. Yun nga lang ay lunch na yung sa akin. Nakipagkwentuhan pa munang sandali si Mang Norbing at saka bumalik sa bahay niya. At sa kaliwang bahagi ng kama na hinihigaan ko ay katabi ang bintana na may salamin na katapat ng bahay ni Mang Norbing. Nang itinaas ni Mang Norbing ang kurtina sa bahay niya mula sa kama ko ay tanaw ko ang sala ng kanilang bahay. Sinabi ni Mang Norbing na buksan ko lang daw ang bintana ko at sumigaw sa kanya kung may kailangan ako. Madali lang naman daw buksan ang bintana. Sa side table ng kama ay nilagay niya ang bote ng tubig, baso at mga gamot na kailangan ko. Nilista niya din sa isang papel ang schedule ng pag-inom ko ng gamot. Sa kanya ito ay dinikit sa paana ng lampshade na nasa ibabaw ng mesa. Umalis sandali si Mang Norbing at sa pagbabalik niya ay may mga dala na itong prutas at biskwit. Naglagay din siya ng thermos dahil bumili din siya ng mga kape at juice. Masyado akong alaga sa bahay ni Mang Norbing, Papa Dudot, pero may hindi pa ako nagagawa na siguro ay hindi ko na lamang gagawin. Papa Dudot, kahit na para kong hari na alagang-alaga ay may bumabagabag pa din sa kalooban ko. Hindi ang tungkol sa kalagayan ko kundi ang tungkol sa mga magulang ko. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na lamang ipapaalam sa kanila ang nangyari sa akin dahil siguradong mag-aalala sila, Papa Dudot. Ayokong mag-aalala sila dahil unang-una ay napakalayo namin sa isa't isa. Alam ko pong mali pero ayokong sa kanila naman may mangyari kung sakaling malalaman nila ang kalagayan ko. Total, sabi naman ng doktor ay magpahinga lamang ako at magiging maayos na uli ang lahat. Hindi na lamang ako magiging matigas ang ulo at talagang ipapahinga ko ang bawat sandali para lamang mas bumilis pa ang aking pagaling. Dahil nga po sa pag-aalaga ni Mang Norbing ay hindi ako napapagod na magpasalamat sa kanya habang siya ay pagod na nang kakasaway sa akin sa pagpapasalamat. Kinabukasan ay may ibinigay sa akin si Mang Norbing. Mat? Tuloy po kayo, Mang Norbing. Gising ka na ba o nagising kita? Gising na po, kanina pa. Bakit? Hindi ka ba nakatulog? Nakatulog po. Ang sarap nga po ng tulog ko eh. Mabuti. Sadali lang sa almusal ha. Niluluto pa ni Idang. Eto, dinalan muna kita ng kape. Magkape na muna tayo. May kape naman po dito. Hindi na mainit yung nasa termos. Kaya nga papalitan ko na din. Sino nga po pala si Idang? Yung nakatira dyan sa katapat na bahay. Ano niyo po siya? Naku, wala. Kapitbahay ko lang. Weh, yung totoo po. O siya, mapilit ka na lang din. Si Idang may gusto sa akin pero hindi ko siya gusto. Bakit po di niyo siya gusto? Masyado siyang matanda para sa akin. Matanda para sa inyo? Oo,
Hindi ko tipoy matatanda. Bakit po, ilang taon na po ba si Aling Idang? Baliktaran. Baliktaran? 69. 69? Oo. Kayo po, ilang taon na po kayo? 68. Oh, isang taon lang naman po pala ang tandaan niyo sa kanya eh. Kahit na, matanda pa din siya sa akin. Cradle snatcher siya. Uy, biro lang yun ha. Huwag mo sabihin kay Idang at baka hindi na ako tulungan. Eh ano nyo nga po si Aling Idang? Matali kong kaibigan. Bata pa, magkaibigan na kami. Bakit po hindi naging kayo? Hoy, tigilan mo na nga yan at baka madinig tayo ni Idang. Bakit nga po hindi naging kayo? Gusto mo bang sugurin ako ni Sisko? Sino po si Mang Sisko? Asawa niya! Shhh! Huwag kang maingay at baka madinig tayo. Nukdu ka ng chismosa yung si Idang. Kaya sigurado magtatanong yun kung ano pinagtatawanan natin. Nako, gusto ko pong makilala si Aling Idang. Gusto mo bang sugurin ka ni Sisko? Uy, grabe naman po kayo, Mang Norbing. Hindi ko naman po siya liligawan. Mabuti na yung sigurado. Mahirap na at karatista yung si Sisko. Ilang taon na po ba si Mang Sisko? 89. Ha? Shhh! Huwag ka maingay. Madidinig tayo. Nakakasipa pa po ba si Mang Sisko? Yan ang hindi ko alam. Tanging si Idang lang ang makakasagot niyan. Ikaw talaga. Napag-usapan na din naman natin si Idang. Bukas aalis ako, kaya siya ang tatao dito sa bahay. May aasikasuhin lang ako dun sa mga binibenta kong bigas. Huwag kang mahihiya sa kanya. Sabihan mo siya kung may kailangan ka. Okay lang po ba kay Aling Idang? Oo, para na kaming pamilya ng mag-asawang yun. Mamaya makikilala mo siya kasi siya magdadala ng almusal natin dito. Ang dami ko na po atang naaabala. Ayan na naman yung ganyan mo eh. Sorry po ah, nahihiya lang po talaga ako. Sabing tanggalin mo na yung hiya. Ilagay mo muna sa bag mo at ilabas mo na lang kapag kailangan mo. Okay po, pasensya na po kayo. Saka pala. Ano po yan? Pati ba paningin mo na apekto ng pagkakabundol ko? Kampanilya ito. Ibig ko pong sabihin, para saan po yan? Para hindi ka nasisigaw. Paano pong hindi na ako sisigaw? Patutunugin mo ng ganito. Oh, tapos madidinig na namin, kaya pupunta na kami dito. Po, nakakahiya naman po. Masyado na po ata yan. Ano bang masyado? Buti nga itong maliit na ibinibigay ko sa'yo. Kung ipinahiram lang ni Father yung kampana ng simbahan, yun ay papagamit ko sa'yo. Si Mang Norbing talaga. O eto, dito ko ilalagay sa mesa ha. Salamat po. Papadudot, masyado akong inispoiled ni Mang Norbing, lalong nadadagdagan ng hiya ko kaya mas lalong gustong gusto ko nang gumaling. Kasi habang tumatagal ay mas masyado ng maraming abala ang nagagawa ko. Papadudot, tinis ko na huwag gamitin ang kampanilya. Kahit may kailangan ako ay hindi na lamang ako nagtatawag ng tutulong. Pinipilit kong magawa ng lahat mag-isa. At kung pwede namang huwag na lamang ay hindi ko na lamang ginagawa. At hinahayaan ko na lamang. Nakilala ko na si Aling Idang, palabiro din siya. At nung siya na ang kausap ko ay siya naman ang gumagawa ng punchline kay Mang Norbing. Tawa din kami ng tawang dalawa. Bigla niya namang tinanong na bakit daw hindi ko ginagamit ang kampanilya. Una'y nagdahilan pa ako pero sa kanya na din ang galing na sigurado daw na nahihiya ako. Sa kanya sinabi na hindi naman kalabisan kung gagamitin ko ang kampanilya. Kasi minsan ay mahirap madinig ang pagtawag. Pero kung kampanilya daw ay mas madaling madidinig ito. Nagbiro na naman siya na huwag lang daw may dadaan at tender ng sorbetes para hindi siya malito. Nakakatawa si Aling Idang pero mula nakakatawa ay napunta kami sa seryoso. Ang tungkol sa apo ni Mang Norbing na si Macy. Ayaw daw padapuan ni Mang Norbing sa lamok si Macy. Nung kailan lang ay nalaman ni Mang Norbing na niloko si Macy ng boyfriend niya. Ayon si Mang Norbing daw ay sumugod at kinumpronta yung taksil na lalaki. Tama nga po si Mang Norbing. May pagkatsismosa si Aling Idang. Habang iniisip ko yon ay natatawa ako pero pinipigil ko, Papa Dudut. Buong araw kaming magkasama ni Aling Idang. At ang dami niya na rin pong natsisme sa akin. Hanggang sa pagbalik ni Mang Norbing noong hapon na.
Mang Norbing, tuloy po kayo. Nakabalik na po pala kayo. Kadarating ko lang. Si Aling Idang po pala, nasa kabila. Oo, pinauwi ko na din para makapagpahinga. Nakakahiya nga po eh. Huwag kang mahiya kay Idang, mabait yun. Opo, mabait nga po si Aling Idang, tsaka marami po siyang kwento. Eh, sino-sino ba ang chinismis niya? Wala naman po siyang chinismis. Yung mga kinuwento niya po, yung tungkol sa mga kapitbahay niyo. Pwede chismis nga. Si Idang talaga, oh. Ang saya nga po niya kausap eh. Kaya lang… Kaya lang ano? Halos hindi po ako pinakikilos. Akala niya siguro hindi pa po ako makagalaw. Pagpasensya mo na yun. Intrimitida eh. Ay, kumusta nga po pala yung lakad niyo? Ayos naman. Pero may mga kailangang balikan at ayusin. Kailangan kong pumunta sa Ilocos. Hindi ko pa sigurado kung kailan. Sige lang po, wag niyo po akong alalahanin. Hindi bale, nakausap po na naman si Idang at wala daw problema. Salamat po talaga, pero nakakagalaw naman na po ako. Nako, sabi na nga ng doktor na wag mong puwersahin at baka lumala imbis na gumaling. Okay po, di na po ako masyado gagalaw. Hihintayin ko lang dumating apo ko. Pabalik na po siya? Oo, tapos na ang duty niya, malapit na siyang graduate. Wow, congratulations po! Saka na, hindi pa naman gumagraduate eh. Nako, sigurado na po yun. Mana sa inyo eh. Kung sa bagay, pareho kami matalino. Totoo naman po yan. Nakakainis nga lang at kakailanganin ko pang pumunta sa Ilocos para ayusin yung delivery. Kung kailan padating na apo ko. Oo nga po no. Hindi bale, sana sandali lang ako dun. Kung magaling na po ako bago kayo pumunta ron, tutulong po ako. Nako, kahit gumaling ka na, kailangan mo pa din magpahinga. Ibig sabihin, hindi ka pa din pwedeng pwersang kumilos. Pero Mang Norbing, kapag nakakatayo na po ako, magpapaalam na po ako. Wala nang mamadali sa iyong umalis dito. Sobrang nakakahiya na po kasi talaga eh. Alam ko pong makulit na ako pero hiyang-hiya na po talaga ako. Paulit-ulit din naman itong sasabihin ko. Ako may kasalanan kung bakit ka nakahiga dyan ngayon. Kaya para na lang sa konsensya ko, hayaan mo kung tulungan kita hanggat hindi pa bumabalik ang lakas mo. Okay po, sige. Pasensya na po kayo talaga sa akin. Oh, ano to? Malulungkot ba tayo? Gusto mo bang tawagin ko si Idang para magkwento sa'yo? Naku, baka tulog na po yun kasi nga napagod. Kasi sabi niya pag uwi niya may gagawin daw po sila ni Mang Sisko eh. Tignan mo yung dalawang yun, ang tatanda na eh. Hindi po, ang ibig ko pong sabihin na ayusin daw nila yung aparador. Magtitiklop daw po sila ng mga damit. Ah, yun ba? Kala ko kasi eh. Mang Norbing talaga. Teka, may sinabi pala si Idang sa'kin. Hindi mo daw ginagamit siya kampanilya. Opo. Bakit? Kasi po maghapon naman po nandito si Aling Idang na ikipagkwentuhan. Ganun ba? Tsaka parang meron po siyang kapangyarihan. Ano? Kasi kahit hindi ko pa po sinasabi, parang alam niya na agad yung kailangan ko. Hindi pa rin pala niya tinitigilan. Ang alin po? Ang pangungulam. Po? Biro lang. Mang Norbing naman eh. Kasi naman, kaya pala hindi mo ginagamit siyang kampanilya eh nandito pala siya maghapon. Opo. Pati nga po yung pagbaba niyo ko, sasamaan pa dapat niya ako eh. Sinabi ko sa kanya na wag na po, kaya ko naman. Nakinig ba? Si Mang Norbing talaga. Siyempre opo, nakinig naman po. Mabuti naman at magkasundo kayo ni Idang. O siya, magluluto muna ako ng hapunan natin. Dadaling ko na lang dito. Salamat po Mang Norbing. Salamat po talaga. O sige na, mamaya mauuwi na naman tayo sa hiya. Labas na muna ako. Sige po. Kinaumagahan ay ganun pa din po ang sitwasyon, Papa Dudut. Yung sinabi ko na nakakagalaw na ako, sa totoo lang po ay hindi pa at masakit po kapag napupwersa ko. Nahihiya na lang po talaga ako sa sobrang bait ni Mang Norbing. Hindi ko po alam kung papaano ibabalik sa kanya ang mga magagandang nagawa niya. Totoo naman po na kung hindi dahil sa kanya ay wala ako sa sitwasyon kong yon, Papa Dudut. Pero aksidente naman po yon, alam ko pong hindi niya gusto ang nangyari. Masakit pa po talaga pero sa harap ni Mang Norbing ay tiniis ko para hindi lang niya mahalata. Pati po kapag nandoon si Aling Idang, hindi ko din po pinapahalata para hindi niya maikwento kay Mang Norbing. Bukod pa po sa abala ay gumagastos pa po si Mang Norbing sa pagtigil ko doon. Dagdag pa po ako sa budget niya imbis na para sa sarili na lamang niya ang gastos niya. Papadudot mula sa aksidente
ay may nangyari pang aksidente. Ewan nga po kung aksidenteng matatawag yon o dahil na sa katigasan ng ulo ko. Gusto ko pong lumipat mula sa kama papunta sa wheelchair. Ayaw ko din pong mangistorbo at gusto ko ding subukan kung kaya ko na. Kaso'y nawalan po ako ng balanse at nahulog sa kama. Sobrang sakit po noon, Papa Dudut. Pinilit kong tiisin pero lalong kumikirot kaya napaiyak na ako. Hindi ko na po kinayang hawakan ang kampanilya dahil hindi na po ako makagalaw, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi po maganda ang pagkakabagsak ko. Dahil ang likod ko na napuruhan ng pagkabundol sa akin ng kotse ay ang mismong unang bumagsak sa semento. Hindi na din po ako makasigaw dahil sa sobrang sakit. Umiiyak na lamang po ako at mabuti ay pumasok si Aling Idang at nakita ko. Napahiyaw si Aling Idang kaya napatakbo naman si Mang Norbing. At saka ako nakita, Papa Dudut. Ayaw muna nila akong galawin, baka daw mas lumala pa ang sitwasyon ko. Tumawag ng ambulansya si Mang Norbing. Lalo po akong nahiya sa ginawa ko. Lalo po akong nakaabala. Pinauwi din po ako kaagad ng doktor, hindi ko po alam ang sasabihin kay Mang Norbing. Pero sa nagawa ko ay wala akong naramdamang galit kay Mang Norbing. Sinabi niya lamang na sana'y huwag na akong magpilit at nandun naman sila para umalalay sa akin. Humingi ako ng tawad. Inintindi ni Mang Norbing ang hiya ko kaya pinapanatag niya na lamang ang kalooban ko. Kinabukasan ay kinausap ako ni Mang Norbing. Kailangan daw niyang umalis at asikasuhin ang sakahan dahil nagkakagulo na sa delivery. Doon ko nalaman na may sarili palang taniman ng palay si Mang Norbing sa probinsya. Ang mga naaani ay siya namang binibenta niya dito sa pwesto niya sa Maynila. Sinabi niya sa akin na pupunta-puntahan ako ni Aling Idang. Huwag daw akong mahiya kay Aling Idang para huwag nang maulit ang aksidente. Umuun na lamang po ako dahil na nga po sa hiya ko sa nangyari. Sinabi din niya na tutulong ang apo niya na si Macy na pauwi na rin. Hindi na sila mag-aabot dahil kailangan ng umalis kaagad ni Mang Norbing. Umalis din siya matapos naming mananghalian at si Aling Idang na ang umasikaso sa akin. Makulit si Aling Idang sa kakapaalala na huwag kong pilitin ang sarili ko. Hindi po ako naiinis sa kulit niya kasi alam kong puro ang sensibilidad niya sa pagsasabi sa akin. Kinabukasan ng gabi naman po ay dumating na si Macy pero hindi ko siya nakita noon. Kasi gabi na nang dumating siya. Kaya nagulat ako ng kinabukasan ay may kumatok. Akala ko ay si Aling Idang si Macy pala. Nabigla ako na nagulat na natulala pa, Papa Dudut. Maganda pala si Macy at hindi lang yon. Para siyang babaeng bersyon ni Mang Norbing. Sobrang bait niya, nakagaya ng lolo niya. Tuloy po, Aling Idang! Ako ito. Ay, sino po kayo? Mukha ba kaming magkasing edad ni Nanay Idang? Po? Hindi naman po. O pwes, wag mo na akong ipo. Ako si Macy. Ah, ikaw yung apo ni Mang Norbing. Ako nga. Pasensya ka na. Saan? Sa pang-aabala ko sa lolo mo. Ano bang abala? Hindi ka abala. Nahihiya kasi ako eh. Tama nga si lolo. Ha? Bakit? Anong sabi niya? Tama si Lolo na sasabihin mo na naman na nahihiya ka. Napag-usapan nyo na daw yung hiya-hiya na yan, di ba? Oo nga, hindi ko lang talaga mapigilan minsan. Pasensya ka na. Kumusta ka? Mabuti naman. Anong nararamdaman mo? Wala naman. Imposible naman. Ha? Bakit imposible? Wala kang nararamdaman? Oo, wala. Manhid ka? Ha? Biro lang. Kasi naman imposibleng wala kang nararamdaman kahit ano. Kinakabahan. Bakit? Ewan ko nga eh. Mag-relax ka lang. Huwag mong stressin ang sarili mo. Kasi ang nagpapalala ng sakit ay stress. Oo nga pala, nurse ka. Nursing student pa lang, pero pag-graduate na. Oh, magiging nurse ka na nga. Kukuha pa ako ng licensure exam. Siyempre kailangan kong ipasa yon para maging registered nurse.
Papasa ka, kasi sigurado naman na matalino ka. Sinabi din ni Lolo yan. Ang alin? Nabulero ka. Ha? Huh? Biro lang uli, kasi naman ang lakas mong mambola. Seryoso ako. Sige na nga. Ay, sandali pala, sa almusala. Ayos lang, hindi pa naman ako nagugutom eh. Malapit na maluto yon, sabi ni Nay Idang. Pagkaluto, dadalhin ko agad dito para makakain ka. Namiss ko tuloy si Mang Norbing. Si Lolo? Bakit? Kasi lagi niya ako sinasabayan sa pagkain. Ah, dito kumakain si Lolo. Oo, para may kasama raw ako. Naku, tingin ko baliktad. Sigurado ko, kaya kanya sinasabayan para may kasama siyang kumain. Kasi lagi kaming magkasabay noon. Yun nga nung nakadistino ako sa malayo, siya na lang ang kumakain mag-isa. Kaya madalas nakila Nay Idang yun. At dun sila kumakain tatlo ni Natay Sisko. Ah, ganun ba? Ako din naman masaya pag may kasamang kumakain. Sandali. Sinasabi mo ba na dito ako kumain? Ha? Hindi! Ang ibig ko sabihin, masaya lang akong kasama si Mang Norbing na kumakain. Masarap talaga kumain pag may kasabay. Kaya nga, ibig sabihin gusto mong may kasabay ka dito. Hindi naman. Si Aling Idang naman minsan sinasabayan din ako dito. Hindi kakain dito si Nay Idang ngayon. Bakit hindi? May lunch date sila ni Tay Sisko. Ganun ba? Ayos lang naman ako. Hindi eh. Pasensya na, huwag ka sana magalit. Wala naman akong ibig sabihin. Hindi, kasi nga gusto mo may kasabay ka. Sorry talaga. Gusto ko din may kasabay. Buti na lang inimbita mo ko. Ha? Binibiro lang kita. Pero mabuti sinabi mo dito kumakain si Lolo. Kaya dito na din ako kakain para may makakasabay ako. Sandali, baka luto na yon, kukunin ko na. Ha? Sige, salamat. Isang linggo na pero hindi pa bumabalik si Mang Norbing. Tumatawag lamang ito kay Macy para sabihin ang kalagayan niya sa probinsya. Maayos naman daw siya doon at kinukumusta din ako ni Mang Norbing at hindi nagsisinungaling si Macy. Sinasabi ni Macy ang totoo na lagay ko, na hindi pa talaga bumubuti. Nakasama nga po talaga yung pagkabagsak ko. Kaya ayon, tumagal na naman ang recovery ko. Kaya si Mang Norbing ay hinahabilin na lamang ako kay Macy at Aling Idang. Lumipas ang mga araw at nasa probinsya pa si Mang Norbing. Si Macy naman ay hindi nagpapabaya at halos araw-araw naman siyang nasa bahay. Kaya ang almusal, tanghalian, hapunan, kasama pang merienda ay nandun siya sa kwarto. Doon kumakain at nakikipagkwentuhan, Papa Dudut. Mag-aapat na linggo ay parang may hindi ako maipaliwanag na nararamdaman kay Macy. Lalong gumaan ang loob namin sa isa't isa. Matt? Macy, tuloy ka! May dala akong merienda. Salamat. Nakaupo ka na sa kama. Oo. Hindi mo ba pinilit? Hindi. Hindi na masakit. Pero medyo hirap pa rin sa paggalaw. Mabuti naman. Magandang progress yan. Sana nga. Basta huwag mo nang ipilit at baka bumalik na naman. Gusto mo na ba akong gumaling? Siyempre naman. Gusto mo na akong umalis dito? Bakit mo naman naisip yan? Kasi kapag magaling na ako, kailangan ko nang umalis. Wala namang nagpapaalis sa'yo. Kahit walang nagpapaalis, pag gumaling ako, syempre kailangan ko nang umalis. Nakakahiya na. Ganito na lang. Kahit gumaling ka pa agad, hindi ka aalis. Hihintayin natin si Lolo para siyang magdesisyon. Sa bagay, oo nga, tama ka. Para makapagpaalam din ako ng maayos. Bakit ka magpapaalam? Hayaan mo ngang si Lolo ang magsabi. Kailan ba babalik si Mang Norbing? Alis na alis ka na ba? Hindi naman. Naiisip ko lang kasi siya. Baka dalawa hanggang tatlong linggo pa daw. Mahigit isang buwan na siya dun ah. Oo. Kailangan niyang ayusin yung sakahan para maisaayos sa mga delivery ng bigas. Dapat kumuha na lang ng tao si Mang Norbing para parelax-relax na lang siya. Tama ka. At may naisip na ako kung sino. Sino? Ikaw. Ako? O diba naghahanap ka ng trabaho? O eto na ang chance at ipipilit ko talaga kay Lolo na kumuha na ng tao.
Hindi na maganda sa kanya ang masyadong nagpapagod. Salamat. Sana pumayag si Mang Norbing. Bakit naman hindi? Siyempre papayag yun. Sana nga. Tapos, sasabihin ko sa kanya na maging permanente ka na dito. Tutal wala namang gumagamit ng kwarto na to. Nakakahiya na ata yun. Hay nako, ayan na naman si Mr. Nakakahiya. Ayaw mo na ba dito? Hindi, gusto ko nga dito eh. Pero dapat makapagtrabaho muna ako para may pambayad ako sa upa ko dito. Bakit ka pa magbabayad eh hindi naman talaga pinauupahan ito. Wala namang gumagamit kaya walang problema. At yung trabaho, hindi ba kay Lolo ka na magtatrabaho? Hindi pa naman siguradong matatanggap ako. Teka, ayaw mo ba yung trabaho? Baka pinipilit kita masyado. Hindi, sabi ko nga kahit anong trabaho okay lang sa akin. Kaya nga, solve na ang problema mo sa bahay at solve na ang problema mo sa trabaho. Missy? Bakit? Kasi pagpunta ko dito may dala akong pera na naipon ko. Pambayad ko sana yun sa uupahan ko kung sakali habang wala pa akong trabaho. Hindi ko pa nagagastos yun. Magaling! May bangko ka ba? Gusto mo i-deposito ko doon? Wala naman akong bangko. Pagaling mo, mag-open ka ng account para makaipon ka. Oo, gagawin ko yan. Pero yun sanang perang hawak ko. Gusto kong ipadala sa mga magulang ko. Ha? Sige. Kasi ang alam nila nagtatrabaho na ako eh. Ayoko naman sabihin sa kanila yung nangyari sa akin kasi ayoko mag-alala sila. Kaya yung ipapadala ko, kunwari na lang, sweldo ko yun sa unang buwan ng trabaho ko. Ganun ba? Sige, tutulungan kita. Salamat. Kumusta naman ang pamilya mo? Mabuti naman sila. Buti hindi ka hinahanap ng girlfriend mo. Wala naman akong girlfriend. Bakit? Hiniwalayan niya ako bago ako pumunta rito sa Maynila. Ay, sorry. Okay lang. Ayos lang yun. Dahil ba pupunta ka ng Maynila kaya kanya hiniwalayan? Hindi. Humanap lang siya ng pagkakataon kung kailan niya sasabihin. Kaya nung nagpaalam ako na luluwas ako dito, ayun, sinabi niya na rin na maghiwalay na kami. Yun din ang akala ko nung una eh, na aalis ako papunta rito kaya siya nakipaghiwalay. Pero napilit ko siya na sabihin sa akin yung totoong dahilan. Ayun, inamin naman niya na may gusto na raw siyang iba. Matagal na pala niya akong planong hiwalayan, di lang siya makakuha ng pagkakataon na magsabi. Nakakalungkot naman. Nung una oo, nakakalungkot talaga, pero ayoko maapektuhan yung pangarap ko eh, kaya pinilit kong makarecover agad. Tsaka masaya na ako ngayon. Oo, magsaya ka, kasi matutupad ang mga pangarap mo. Bukod sa pwedeng matupad ang mga pangarap ko dito, masaya ako ngayon dahil sa'yo. Papadudot, ewan kung bakit ko nasabi yon. Hindi ko na napigilan eh. Nung nahimasmasan nga po ako ay bigla akong nahiya, papadudot. Pero nagulat ako nang sabihin din ni Macy na nahuhulog na din daw ang damdamin niya sa akin. Papadudot, hindi ko may paliwanag kung anong klaseng saya ang nararamdaman ko noon. Ewan, papadudot, magkahalo po atang takot at pagkabigla. Kaya nasabi ko na hindi pwedeng maging kami. Nagulat si Macy sa sinabi ko. Alam niya ay dahil mahal ko pa din ang ex-girlfriend ko. Ang hindi alam ni Macy ay natatakot ako na baka kung anong isipin ni Mang Norbing. Matapos ang lahat ng kabutihang ginawa niya ay susukli ang kulamang ng panliligaw sa apo niya. Alam kong maling pigilan ang damdamin pero kailangang magsakripisyo, papadudot. Bilang respeto kay Mang Norbing. Ganun pa man po ay hindi nagbago ang pakikitungo sa akin ni Macy. Inaalagaan pa din niya ako at sinasabayan sa pagkain. Kaya lalo po akong nahuhulog sa kanya. Napakabait niya at ang pagiging mabait din ang pumipigil sa akin na ituloy ang nararamdaman ko. Ang hirap, papadudot. Gusto ko nang makalakad para makalis na ako sa bahay nila, Mang Norbing. Habang tumatagal ay lalo akong nahuhulog kay Macy at habang tumatagal ay nahihirapan ako dahil sa halo-halong pakiramdam. Pero ang nangingibabaw ay ang iisipin at mararamdaman ni Mang Norbing
kung sakaling liligawan ko si Macy. Kung hindi man ako makalakad kaagad, ay sana na lamang po ay bumalik na si Mang Norbing para siya na lamang ang nakakausap ko at hindi na si Macy. Hindi patas ang nararamdaman ko para kay Macy, pero yun siguro ang mas mabuti. Kaya ko naman naiisip ang tungkol sa nararamdaman ni Mang Norbing ay dahil din sa kwento ni Aling Idang tungkol sa dating manliligaw ni Macy. Pero Papa Dudut, paano ko iiwasan ang isang bagay kung isang hakbang na lamang lagi ang layo sa akin ng dahilan ng pag-iwas ko? Para akong lumalakad sa isang umiikot na plaka na kahit na anong bagal o bilis ng paglalakad ko ay mababalik at mababalik-balikan ko pa din yung iniiwasan ko. Ilang araw na hindi namin napag-usapan ang bagay na yon, pero ewan ba kung bakit biglang pumasok sa usapan na yon, Papa Dudut. Gusto mo ba ng kanin? Hindi na, busog na ako. Diretso na ang pagkakaupo mo ha. Magpahinga ka lang sandali. Maya-maya, subukan natin maglakad. Salamat talaga sa Diyos. Alam mo, sinubukan ko kagabi. Nakakalakad na ako. Mabagal lang, pero at least nakakatayo na ako, tsaka nakakaakbang. Gusto mo makita? Oh, wag kang ma-excite. Baka mamaya mabigla na naman. Subukan uli natin, tapos sabihin mo kung may nararamdaman kang sakit para tigil muna tayo. Hindi pwedeng pilitin pag masakit na ha? Oo, wag kang mag-alala. Hindi ko naman pinipilit. Hinay-hinay tayo. Umpisa dito muna sa paligid ng kwarto, tapos sa bakuran, tapos hanggang sa bahay ni Nanay Idang. Salamat din sa'yo kasi magaling ka mag-alaga. Para saan pa at naging gusto kong maging nurse kung hindi ako maalaga? Kung ikaw naman ang nurse, okay lang na magkasakit kahit paminsan-minsan. Tumigil ka nga dyan. Kung nandito ang girlfriend mo, baka naaway ka na noon. Oh, bakit naman siya napasok sa usapan? Bakit hindi? Eh di ba siya ang dahilan kaya ayaw mo na muna ma-in love? Kung bakit hindi pwedeng maging tayo? Hindi. May ibang dahilan. Ha? Ano? Huwag na lang natin pag-usapan. Sige na, kung ayaw mong pag-usapan, kalimutan na natin ang usapang to. Huwag ka sanang magalit sa akin. Halika na, subukan mong lumakad. Macy, huwag ka sanang magalit. Hindi naman ako galit. Madali naman ako mag-adjust. Kung ayaw mo ng topic, edi kalimutan, ibahin, palitan. Hindi naman sa ayaw. Nahihiya lang ako. Natatakot. Ayoko magalit si Mang Norbing sa akin. Bakit siya magagalit? Nakausap mo na ba siya? Baka hindi ko siya kayang kausapin, sa totoo lang. Ayoko kasing isipin niya na sinamantala ko yung kabaitan niya. Matapos ng maraming magagandang nagawa at naitulong niya sa akin, liligawan ko yung apo niya. Ito ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero nangyari na lang na mahal na kita. Diretsong tanong, mahal mo din ba ako? Oo. Lolokohin mo ba ako? Hindi. O anong kinakatakot mo? Kung seryoso ka, maiintindihan naman ni Lolo yon. Pero… Ay, Matt. Huwag na nating pag-usapan to. Halika na nga. Subukan mo na uling maglakad. Dahan-dahan ka lang tumayo. Humawa ka sa balikat ko. Aalalayan kita. Macy… Pag hindi mo kaya, sabihin mo para iupo uli kita. Sige na, subukan mong ihakbang ang kanang paa mo. Ayan, sige, dahan-dahan lang. Oh, nakatayo ka ng mag-isa. Sige, dahan-dahan kang humakbang. Macy! Ayan, kaya mo na. Pwede ka nang maglakad sa bakuran para maibang nakikita mo. Macy, mahal kita. Mahal na mahal. Anong ibig sabihin nito? Lolo! Magandang tanghali po, Mang Norbing. Huwag niyo akong paikutin! Papasok na sana ako nang marunig ko pinag-uusapan niyo! Mang Norbing, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Tumahimik ka! Ingrato! Matapos ang lahat ay pinakita ko sa iyong kabutihan, tutuklawin mo ako! Lo, hayaan niyo siyang magpaliwanag. Huwag kang makialam dito! Mang Norbing, kakausapin ko naman po talaga kayo. Mali lang po na nadinig niyo ngayon. Mali! Ikaw ang mali! Maling tinanggap pa kita dito! O yan! Nakakalakad ka na pala! Pwede ka na umalis!
Lo! Mang Norbing, huwag po kayong magalit. Patawarin niyo po ako. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na! Layas! Lo, tama na po. Macy, wag na. Aalis na lang ako. Umalis ka na! Huwag mong kausapin ang apo ko. Bit-bitin mo lahat ng gamit mo. Huwag ka na mag-iwan. Ayoko na makita ang pagmumukha mo dito sa pamamahay ko. Patawad po, Mang Norbing. Maraming salamat po sa lahat. Paalam po. Lo, huminahon po kayo. Matt, sandali! Tumigil ka! Hayaan mo siya! Papadudot, nangyari ang kinakatakutan ko. Hindi ko na ipaglaban ang pagmamahal ko kay Macy dahil sa hiya ko kay Mang Norbing. Hindi ko alam kung saan ako pupunta yung perang hawak ko na ipadala ko na sa mga magulang ko. Maghahapon na. Kahit hirap akong maglakad ay nagtingin-tingin ako ng pwede munang pagpalipasan ng gabi. Kinabukasan naman ay sinubukan kong maghanap ng pwedeng pagtrabahuhan. Ang sakit, papadudot, para akong nagtaksil sa dalawang tao, sa tiwala ni Mang Norbing at sa pagmamahal ni Macy. Naghanap ako ng hindi mataong lugar para pwede akong tumigil muna sa lugar na yon. Hindi naman ako nagugutom, hindi din ako inaantok. Ayaw dumapo sa akin ang gutom at antok. Nababalisa ako sa nangyari at iniisip ko din ang humingi ng kapatawaran sa maglolo. Pero palalamigin ko muna ang sitwasyon. Habang balisa ako ng gabing yon ay si Macy pala ay umalis ng bahay nila nang hindi nagpapaalam kay Mang Norbing. Nang malaman ni Mang Norbing na nawawala si Macy at nakitang may dalang ilang damit, ay agad siyang lumabas para hanapin si Macy. Ako naman na walang kalam-alam sa nangyayari sa maglolo ay isip ng isip. Nang mapansin ko ang isang babae na naglalakad sa kanto na may kadiliman dahil sira ang ilaw. Nang may mabilis na kotseng kakalikulang ang tumutok sa kinakatayuan ng babae. Eh parang hindi ko naramdaman ang sakit ng likod ko at napatakbo ako sa babae at hinila ito palayo sa rumaragasang kotse. Natumba ko paglampas ng kotse. Ah! Miss! Diyos ko! Matt? Macy! Ayos ka lang? Ayos lang kayo. Nasaktan ba? Lolo? Macy! Apo ko! Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, Lo. Matt! Saan ka tinamaan? Hindi po ako tinamaan. Nasagi lang po ako kaya po ako natumba. Hayop siya. Hayaan niyo na po, Mang Norbing. Wala naman po nangyari sa akin. Makakatayo ka ba? Medyo sumakit lang po uli yung likod ko. Halika, tutulungan kita. Dahan-dahan. Humawa ka sa akin. Salamat po, Mang Norbing. Macy, salamat. Sige po, mauna na po ako sa inyo. Saan ka pupunta? Doon po, sa kaibigan ko. Hindi! Dadaling ka muna namin sa ospital. Hindi na po. Ayos lang po ako. Huwag ka nang matigas ang ulo. Mabuti yung matignan ka na muna ng doktor. Halina kayo sa kotse. Dahan-dahan. Mang Norbing, ayos lang po talaga ako. Kaya ko na po ang sarili ko. Salamat na lang po. Matt naman. Mang Norbing, sana po patawarin niyo ako. Saka na natin pag-usapan yan. Ang importante, madala ka sa ospital. Pero… Matt, makinig ka na lang. Oh, dito na kayo sa likod. Anong masakit? Walang masakit. Ayos lang ako. Ayan na naman nakatigasan ang ulo mo, ha? Magsabi ka, Matt. Ayos lang po talaga ako. Nakakahiya na po na dadalhin niyo pa po ako sa ospital. Bakit ka mahihiya? Iba ka pa ba sa amin? Sumunod ka na lang at huwag mo ulit pwersahin ang sarili mo. Okay po. Lo, sorry po sa pag-alis ko. Umalis ka ng gabi. Ayan, munti ka na mahagip ng kotseng yon. Mabutit nandun si Matt. Lolo, galit po ba kayo sa akin? Apo kita, bakit ako magagalit sa'yo? Inuulit ko po, humihingi po ako ng tawad sa inyo, Mang Norbing. Ako din po, Lolo. Bakit ba kayo humihingi ng tawad? Hindi ba ako may kasalanan kaya nangyari na naman ang aksidente? Wala po kayong kasalanan. Ikaw, Matt, bakit ka humihingi ng tawad? Kasi sinira ako po ang tiwala nyo. Hindi ko po sinasadyang mapamahal sa apo ninyo, Mang Norbing. Pero
Huwag po kayo mag-alala. Lalayo na po ako. Patawad din, Macy. Mahal mo ba ang apo ko? Opo. Pero hindi na po ako… Bakit ka nagpapaliwanag? Bakit ka humihingi ng tawad? Kung mahal mo ang apo ko, ipaglaban mo. Alam kong may respeto ka sa akin, pero rerespetuhin ko din kung anong desisyon niyo. Lolo, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ako tumututol sa pagmamahalan niyo. Ako ngayon ang patawarin niyo sa masasakit na nasabi ko kanina. Wala po kayong dapat na ihingi ng tawad. Mahal niyo lang po talaga si Macy, kaya po kayo nakapagsalita ng hindi maganda. Opo, Lolo. Mahal niyo ako, kaya ipinaglaban niyo lang din ako. Kayo po ang nagsabi niyan. Salamat. Ako po ang nagpapasalamat, Mang Norbing. Hinding-hindi ko po sisirain ang tiwala ninyo. I love you, Lolo ko. Eh, kailan niyo balak magpakasal? Po! Lolo, ano ba kayo? Manliligaw pa nga lang si Matt. Malayo pa po ang kasal sa isip namin. Kasi may mga pangarap pa kami. Si Matt yung makahanap ng trabaho at mataguyod ang pamilya niya. At ako naman ang makapagtapos at maging nurse. Ay, salamat. Yan ang gusto kong marinig. Papa Dudot, parang nawala ang lahat ng sakit ng katawan ko ng gabing yon. Hindi lang sa napayagan kaming magkaroon ng relasyon ni Macy, kundi nang ibalik muli ni Mang Norbing ang tiwala niya sa akin. Pagkagaling sa ospital ay doon din kami lahat tumuloy sa bahay nila Mang Norbing. Papa Dudot, nagkatotoo lahat ng sinabi ni Macy. Pumayag si Mang Norbing na doon na ako tumira sa bahay nila. Pinagawan pa niya ako ng lababo ang tinutuluyan ko para daw may sarili akong kusina. Pero paminsan-minsan ko lamang naman magamit kasi nga po ay lagi nila akong tinatawag na doon na kumain sa kabilang bahay. Ayaw pabayaran sa akin ni Mang Norbing ang renta. Pero nagpilit po ako, Papa Dudot, na magbabayad na ako ng renta kapag nagkatrabaho na ako. Pumayag siya, kaya nung magkatrabaho ako ay sinimulan ko na ang pagbabayad. Siya nga pala, Papa Dudot, kay Mang Norbing din ako nagtatrabaho. Ako po ang kinuha niya para mamahala sa mga stock sa palengke, ang pagbebenta at delivery. Kaya si Mang Norbing nasa bahay na lamang niya at nagre-report na lamang ako, Papa Dudot. 6 na taon na ang nakalipas. Nakagraduate na si Macy at naging nurse. Makalipas ang 3 taon ay nagpakasal na po kami. 3 taon na kaming kasal ngayon at may isa ng anak, Papa Dudot. Dumadalaw na lamang kami tuwing weekend sa bahay ni Lolo Norbing. Kasi ako na ang namamahala sa sakahan niya sa Ilocos at si Macy naman ay nag-apply ng nurse sa isang ospital doon. Kaya nandun kami kasama ang anak namin. May nag-aalaga naman sa anak namin pero hindi ko siya iniiwan. Palagi ko siyang kasama sa sakahan. Si Lolo Norbing naman ay malakas pa at lalo siyang lumalakas kapag nakikita niya ang apo niya. Kaya lagi niyang iniintay ang weekend. Hindi na para sa akin ni Macy kundi para sa anak namin na apo na niya sa tuhod. Salamat po, Papa Dudot, sa inyong oras na ibinigay upang ilahad ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Matt. Ang aksidente ay aksidente po. Walang sino man ang may gustong mangyari ito, kundi ang tadhana. Hindi sinasadya ni Matt at Macy ang magkagustuhan, pero kahit pilitin nilang pigilan ay pagkakataon na naguutos sa kanila na ituloy lamang ang kung anumang meron sa kanila. May mga mahal tayo sa buhay na maaaring masaktan sa mga desisyon natin. Pero tayo din naman ang magsasabi sa kanila na gawin man natin ang sariling kagustuhan ay hindi mawawala ang pagmamahal sa kanila. Maaaring sabihin ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag o sabihin po ito sa pamamagitan ng pagkilos. Dahil kung makikita nila na maayos naman ang iyong patutunguhan at tamang iyong naging desisyon, ay sila na mismo ang maniniwala sa iyo at sila na ang aamin na nagkamali sila. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1.
Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.